हेलो हेलो हेलो, रिनिक बा हेलो, योन दिनेग लोपो लोपो, magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nakasubaybay ngayon. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Pero ayun po, bago po muna ako mag umpisa, bago po muna ako mag-greet officially, mag-wait po muna tayo. Oh, wow! Bigla pong naging 3.8K listeners. Wow. Hello po sa mga nakatutok ngayon sa Voice Live. Ang dami pong nagko-comment. Kuya Stel! Hoy, Stel! Mga ganun. Yes, yes! Stel, hello! Good evening po. Yun. Hoy, Stel! Pa-shower out from Bea Kim. So, ayun po. Hindi muna tayo magsistart hanggat... Wow! 4.5K followers tuloy. Listeners! 4.6K listeners! Good evening po sa inyo lahat. Sana kumain na kayo. May nakarinig po ng kakaw. Sorry po. Sorry. Okay. So, pwede na po bang mag-start? 4.9? Sige, gawin natin 5K. Okay lang ba? Okay lang po. 5K. Ayan, 5.2. 5.2. Okay. Okay, pwede na po tayo mag-start. Hello po! Magandang gabi po sa lahat ng mga nakasubaybay ngayon sa aking Facebook Voice Live. Yes. Tulad nga po ng nangyari sa iba, ngayong gabi ako po yung panghuli. Ako po yung pinakahuli na sasabak dito sa Voice Live. And po, and sa totoo lang, hindi ko po alam yung gagawin ko. Pero, ayun. Bahala na po. Bahala na po kung anong gagawin natin. Basta, ang naisip ko lang po is mag-usap-usap po tayo ngayong gabi. Magkwentuhan. Yan po, katulad ng ginagawa natin dati. Kasi na-miss ko na po yun na makipagkwentuhan sa inyo. Ayun. So, ayun po. Bago po tayo officially mag-start, katulad... Ah, hindi. Katulad din ng iba, syempre, ang papakilala muna ako. So, yun. Get in the zone. Break. Hi everyone, I'm SB19's Heavenly Voice. My name is Tel. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Isang palakpak muna tayo dyan. Palakpak muna, palakpak, palakpak. Ay, mali, mali, napindot ko. Mali, mali. Palakpak muna, palakpak. Yun. Mali yung napindot ko. Isa pa. Palakpak muna tayo. Thank you so much. Thank you so much, Metro Manila. Thank you so much, Philippines. Yes. So, ayun po. Yun, simulan na tayo. Katulad po ng previous members, na nag-live po sila, syempre. Ayun. binabati ko po muna kayo ng magandang gabi, paulit-ulit na. Pero ayun po, ngayong gabi, unang-una muna sa lahat, pag-usapan muna natin ang aming Get in the Zone album. Yon, syempre pag-uusapan natin yon. And syempre, meron din tayong 18 corner kung saan mamimili kayo ng dare para sa akin. And sana ayusin niyo po yung pipiliin niyo kasi nakasalalay po doon ang lahat. Ang ating image, ang ating kahihiyan. De, joke lang po. Ayun, kahit ano naman po mapili nyo doon, ayos lang po. Dahil gagawin ko po ang inyong gusto. Yun po, kung ano po mapili nyo. At syempre, ito rin po ang time para magbasa ako sa mga live comments ninyo. Yes. At dahil dyan, magpo-post ang staff ng poll now. Yon. So be sure to answer that and stick around to find out kung anong dare ang gagawin ko. Ayun, maraming salamat sa inyo. And I also prepared a special set for all of you guys. And mamaya, sasabihin ko and I'll tell more about it later. Ayun po. So, ayun, pag ano na, ayun, actually, meron na tayong 6.6K listeners ngayong gabi. Ayun, maraming salamat po. Woo! Hello po, para sa mga bago lang po nakakasali ngayon, magandang gabi po, ako po si Stel. Yes, magandang gabi.
MSB19 style. Woohoo! Kumain na ba kayo, guys? Ay, sorry. Ang lakas ng boses ko. Kumain na ba kayo? Ha? Asa naman may sasagot, di ba? Pero magbasa muna tayo ng comments. Okay? From Francien Lian. Kuya Steph, there is no quarantine. Ah, cause there is no quarantine. Wow, ginawa niyang lyrics yan, ah. Nice. Nice one. Natutuwa ako, nagagamit ko yung mga ano dito. Wait lang. So, yun. The Englishnessing in them is so very good. My respecting... Ano? Wait lang. Nawala ako. Nawala yung binabasa ko. So, yes, from Aliyah Jean. Still, I feel like I'm listening in a heavenly radio. Wow, pati yung radio, heavenly. Wait lang ha. Tinatry ko kasi dito yung mga sounds. Ah, ayun pala yung tawa. So, ayun. Yun. So, yeah. From Sanay Nena Diaz. Panotice naman po, Kuya Stel. Hello. Okay, start na tayo. Okay, let's go. Para sa mga kakasali lang po ngayong gabi, magandang gabi po. Ako po si Stel, ang inyong heavenly voice, ang inyong happy pill, ang inyong sunshine boy, ang inyong pinakamamahal na sweet boy. Wow! Yun, magandang gabi po. Whew! Bukod sa album at yung dare, syempre, gaya nga nasabi ko kanina, meron akong special set na ihahanda para sa inyo. Syempre, para sa inyo. And dahil ako yung last, talagang na-challenge ako na maghanda ng mga kung ano-anong mga kakantahin para sa inyo. And ayun, may special din akong gagawin. Kaya, ayun. Ready na ba kayo para mag-usap tayo? Kasi, di ba, kagabi, nag-post kami sa Twitter kagabi na magkwento kayo ng mga stories nyo, love stories or life stories. And ayun, pagka-post, nagbasa kagad ako, nagtingin-tingin ako. And in-screenshot ko yung mga story na natuwa ko. And ayun, na mga story na parang ang sarap pag-usapan, di ba? Yun. Nakakatuwa lang kasi parang ang nababasa ko rin kasi parang yung iba natatakot sila mag-share, yung iba nahihiya mag-share, nahihiya magkwento about sa buhay nila, story nila. Pero ayun, nasa taon naman na yun, okay lang rin. Tsaka kasi 'di ba, mas okay naman talaga na pinag-uusapan siya ng personal. Kung ayaw i-share, okay lang naman kasi nandito lang naman ako para alam mo yon, magkwento rin sa inyo ng buhay ko, ganun. And mag-share, magbigay ng advice, ganun. Wow. So, ang tema ko pala ngayong gabi is, ang dami kong nababasa na Stel, ko ba si Papa Jack? Wow, Papa Jack daw. So, hindi naman. Ang naisip ko lang, gusto ko lang magbigay ng mga advice. So, pwede niyo akong tawaging Papa Stel. Eh, di ganun din yun. Pero, ayun. Siyempre, tatawa tayo. Papa Stel, sige yun. Mamaya magbabasa tayo ng mga comments sa Twitter and sa Facebook. Magbabasa tayo ng mga comments nyo. And ayun, tawagin nyo lang Papa Stel, ganun. And babasahin king comments nyo. Okay? Okay, doon na tayo sa aking... Okay, para po sa inyong mga stories, pwede po kayong mag-comment or tweet ng inyong love stories and use the official hashtags, hashtag SVSV, SB19Voice_Stel and hashtag SB19VoiceLive. Sad or happy, pinaasa ka man, or hanggang ngayon magkaibigan lang, share nyo lang, babasahin ko yan. Okay? Comment lang kayo. Woohoo! And, ayun, sabihin ko lang rin na, bago tayo magsimula, syempre, isang paalala sa lahat na this voice live will have a video version exclusively posted on SB19 official YouTube page. So, ayun, subscribe lang kayo sa aming official YouTube page. If you haven't, malapit na rin mag 1 million followers dito sa Facebook. Kaya share nyo na sa mga kapitbahay nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga crush nyo, sa mga ex nyo, mga ganon. Kasi diba, sa panahon ngayon, dapat wala ka ng galit sa puso. So, dapat kahit yung ex mo, dapat... Oo, nagkasakitan kayo, pero diba,
uso naman magpatawad. Wow, uso magpatawad. So ayun, ayun, sabihin niyo sa kanila na mag-follow na rin sila para ano nga, happy tayo. Ayun, 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 ayun. Let's go. So, eto na, pag-usapan na nga natin. Unang-una muna, pag-usapan muna natin ang Get in the Zone album namin. Yun. Kasi 'di ba, bago ako magsimula ng pa-mini concert ko kuno, pag-usapan muna natin ang aming first album na Get in the Zone. Yun. Sorry kung ano ah, sorry kung medyo paano ba? Sorry kung medyo magiging boring yung voice life ko. Kasi actually first time ko lang talagang gagawin. Well, lahat naman kami first time, pero hindi ko kasi talaga alam yung gagawin ko. Kaya kinakabahan ako. So, pakisamahan niyo na lang ako. Okay? Maraming salamat. Maraming salamat. Okay. So, yung first album namin ng Get in the Zone album, eh, nag-post kami ng question na parang, what is your favorite track on Get in the Zone album? So, sa mga social media accounts namin. And for this segment, I think it's time to read your answers. So, actually marami ako na mga nababasang comments. And sabi nila, sabi ni Hopia sa Menpa, sabi niya, siguro Tila Luha, lalo na yung birit part ni Stel, grabe, tumatayo yung balahibo ko. Sana all tumatayo yung balahibo. Ako rin naman kasi sobrang favorite ka niya ng Tila Luha. Tulad nga na sabi ko sa inyo, favorite ko yung ballad songs namin hanggang sa huli, tsaka yung Tila Luha. Alam niyo yan. And kasi diba, nasabi ko na rin sa inyo na sobrang nakaka-relate talaga ako sa tugtog na yon, sa kanta namin na yon, sobrang nakakatuwa. And nakakatuwa rin kasi, diba, parang lahat ng 18, nasa puso rin nila yung kantang yun. And yun, happy lang rin ako. Okay, next comment from Diwata de la Cruz Valdenor. Hanggang sa huli talaga since noon pa, pero lately, mas napapadalas ako makinig ng wag mong ikunot ang iyong noo tsaka go up. Lagi ko silang pinapakinggan ng magkasunod sa umaga. Lakas kasi maka good vibes and it gives me energy to get through my daily reports sa work. Pag sobrang hilo na ako sa Excel, tapos biglang mag-play yung dalawang yan na bubuhayan ako ulit. Thank you so much for your music. Wow, thank you so much, Diwata. Actually, yung wag mong ikunot, pagka naririnig mo talaga yan, hindi mo talaga maiiwasang mapayugyug yung katawan mo, mapagroove. Kasi yung umpisa parang, tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug. Parang ganun pala. Feeling mo nakasakay ka sa kabayo. Tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug. Parang ganun. And mapapasayaw ka na lang talaga ng sobra-sobra. Actually, oo, nakakatuwa rin yun. Maraming salamat, Diwata. Okay, basahin ko yung next comment from Chelsea Quejeda. Quejada. So, my favorite track from Get in the Zone album is Hanggang sa Huli. The lyrics are very well written. Well, thank you so much. In addition to that, SB19's execution really brought out the soul of the song. Each time I listen to it, I can feel the agony with the way they sang it. You are a gem. SB19, you changed so many lives and touch so many souls with your songs. Looking forward to more brilliant releases in the future. Wow, grabing English yun. Straight. Ang hirap pasahin, nabubulol ako. Pero ayun, thank you so much, Chelsea. Actually, kami rin, pag kinakanta namin yun, sobrang natatouch din talaga kami yung mga ballad song namin. Masaya ako na nararamdaman nyo yun pagka kinakanta namin. Kasi kahit kami rin, nararamdaman namin yun. Yes. Maraming maraming salamat, Chelsea. And from It's me underscore L31 at official SB19. I love all the songs from Get in the Zone album. Yes, thank you so much. But the song who captured my heart is Go Up. This song is very inspiring and meaningful. Ito ang aking pinapangako. Hinding-hindi susuko kahit pa ako'y mabigo. Yeah, make me. Uy, line ko yun ah. Line ko yun. Ah, actually, oh, sobrang inspiring nung part na yun. Kasi, di ba, itong aking pinapangako, hinding-hindi susuko, kahit pa ko'y mabigo, yeah, make me. Sobrang ano lang pakinggan, parang, pag napakinggan mo siya sa isang tao, parang, ay grabe, parang ano, siguradong-sigurado talaga sa kakayanan niya, parang ganun, parang, alam na alam niya yung gagawin, kaya, wala, parang, nangako na siya, ganun. So, yun, sabi niya, tumatak talaga to sa akin, pinapahiwatig ng verse na to, na kahit pa madapaman ako ng
madapa man ako, ang kailangan ko lang gawin ay tumayo at magsimula ulit. If the plan won't work, then change the plan, but never the goal. Wow, ang ganda nun! Kaya go lang ng go, kasi ang pagkabigo, parte ng part ng buhay natin. Ang kailangan lang natin gawin ay maging handa sa lahat ng bagay. Yun lang po. Blue heart, blue heart. Thank you, SB19, for being our inspiration. Blue heart, blue heart. Wow. Thank you so much. It's me, underscore L. 31. Grabe, sobrang ano, sobrang ganda ng sinabi mo. Thank you so much. Maraming maraming salamat. Whew. Yes. Next comment. From Kate Herb. Stream Ikako. At Stel Ubu Ahero. Wow. Ooh. Ang favorite kong song sa Get In The Zone album ay ang Go Up. Yes, sobrang lakas ng impact sa akin ng song na to. Lalo na dahil isa rin ako sa mga tao pinanghinaan sa pangarap nila. But hearing this song makes me wanna get up and get moving so that I could achieve my dreams. Achieve my dreams. Well, ayun nga. Yun naman talaga yung goal ng song na yun. Maka-inspire and makatulong sa mga tao, lalo sa mga, alam, sa panahon kasi natin ngayon, maraming katulad namin before na nangangarap lang and sobrang napanghihinaan ng loob kasi hindi kayang ituloy yung pangarap, parang kulang sa suporta, parang ganon, and dahil doon, parang humihina yung loob nila para ituloy pa yung pangarap nila. Pero ang masasabi ko lang siguro dyan, hanggat kaya mo, feeling ko huwag kang susuko. Kasi sa'yo magsisimula yan. Kung alam mo sa sarili mo na porsigido ka, makikita ng tao yan. And lalabas yan kusa sa'yo, makikita yan mismo ng tao. Kaya kung porsigido ka, may malaki yung balik niyan. Kung basta huwag kang magsawa talaga. Alam niyo naman siguro yung story namin before na ayun nga, muntik na kaming hindi matuloy, muntik na kaming magkawatak-watak. Pero ayun, hindi ko naman sinasabi na hindi ko naman sa sinasabi na parang sobrang ako yung nag-save, pero feeling ko lang kasi kaya ako nag-stay nun before kasi alam kong babalik sila. Ayun, malaki rin kasi yung tiwala ko sa kanila and alam kong babalik sila kaya hindi ko kagad binitawan. Hindi porket na ako yung nag-stay sasabihin na parang nag-stay si Stel, buti na nag-stay si Stel, bumalik sila. Hindi, feeling ko nagkaroon lang talaga ng time no, na parang kailangan muna namin ng space mag-isip, pero sa puso namin alam namin na babalik ang bawat isa para ituloy yung pangarap namin. Yes. Ay, mali. Yan, mali. Sorry, mali yung napindod ko kasi naman napakalayo. Mali yung pagkakasetup ko. Sorry. Ayun, yun lang yung masasabi ko. Basta kung napanghihinaan kayo ng loob, isipin nyo muna yung dahilan bakit nyo sinimulan. Diba? Kasi kung sinimulan nyo ng malakas yung loob nyo, dapat matapos kayo ng malakas yung loob nyo at dapat maabot nyo yung pangarap nyo nang nandun pa rin yun, diba? Ayun lang yung masasabi ko. Okay. Dami ko na sinasabi. Sorry. Okay. Akin naman, ayan. Ako naman na mag-share ng favorite ko. Ayun, favorite kong song, syempre alam niyo naman hanggang sa huli, Tila Luha Go Up. Pero syempre bukod pa doon, kailangan meron din akong ibang sagot. Okay. Para sa akin, feeling ko, bukod sa Go Up, hanggang sa huli at Tila Luha, isa pang gusto kong song is Alab. Kasi para sa akin, Alab, ano ba? Ewan ko, sobrang dami kasi nangyari habang ginagawa namin yung Alab. Sa totoo nga lang, 'di ba, mas nauna pa namin mabuo yung Alab kesa sa Go Up. Inuna lang namin yung Go Up kasi parang feeling namin na napapanahon siya nung panahon na 'yon. Tama ba? Napapanahon siya nung panahon na 'yon. Pero ayun, feeling ko tama naman. I mean, tumama na nilabas muna namin yung Go Up. Ayun. Pero ayun nga, yung Alab din siya yung nauna. And paano ba? Para sa akin kasi nung ginagawa namin 'yon, parang less hindi naman hassle, parang less yung bigat na dinadala ko. Namin, actually, mas na mabilis namin nagawa yung lyrics, mas mabilis namin nagawa yung dance. Ewan ko, parang sobrang dali na lang sa amin. Bale, nauna namin siyang gawin, tapusin yung Ala bago Go Up. Pero nung time na i-release na namin yung Ala, ano, parang inayos pa namin, ni-revise namin. Tapos yung revision nun, sobrang bilis na lang. Nagulat kami na parang, uy, tapos na tayo. Sobrang bilis na yung nagawa. Parang ganun. Tsaka yung song kasi na to na Alab, paano ba?
Madami rin, ang dami natutuwa actually yung kahit yung parents ko, yung friends ko. Gusto rin nila yung alam. Kaya yun, isa rin yan sa favorite song ko sa album namin. Eh, di ba, nilahat ko na. Halos lahat naman ata favorite yung song namin. I mean, halos lahat ng song sa album favorite ko. Ayun. Sorry, ang dami ko pa sinasabi. Sana may sense yung sinasabi ko. And sana hindi kayo nabubore. Ayun. Next segment na tayo. Okay. Sorry guys. Okay. So, di ba kagabi, nagsabi ako na mag-tweet kayo ng mga story, mga love story or tungkol sa buhay. And ito na yung time na yon kasi magbabasa na tayo ng mga stories nyo before. Okay. Sorry ah. Kanina pala, sorry. Medyo na late kami mag-start kasi nagkaroon ng problem sa, ano, nagkaroon ng technical problems. Sorry. Hindi naman namin sinasadya. And sana... okay lang po sa inyo. Okay, magbabasa tayo. Actually, ito ah, kagabi nung nagbabasa ako ng mga stories nyo, nag-screenshot ako ng mga paano ba, ng mga kwento nyo. And kagabi, may nabasa ako. Ito, gusto ko munang pag-usapan. Teka, hinahanap ko sa phone ko. Basta ang sabi niya, teka lang, ang hirap hanapin. Sorry. Ano kasi, basta ang sabi niya, gusto ko hanapin para masabi ko yung name niya. Ayan, may pa-music tayo. Yan, magkikwento tayo. Okay. Wait lang, hinahanap ko yung story niya. Sorry guys. So, pag nagkwento ako, papalitan ko yung voice tone ko. Gagawin nating madrama. Okay. Thank you, Ate Rose, sa pa-music. Don't be shy. Ayan. Ayan, tama yung music. Hindi ko mahanap. Ano ba to? Ini-screenshot ko na nga yun eh. Sorry guys ah, teka lang. Ah, sorry guys. Ang tagal ko, sana pala inano ko na yun, no? Favorite ko na. So, pero sige, ganito na lang. Hindi ko na sasabihin yung kasi hindi ko mahanap, pero naalala ko yung kwento niya, okay? So, ganito yung kwento niya. Dear Papa Stel. Meron siyang best friend, kaibigan for 9 years. Wow, 9 years. And then, yung friend niya na yon, yun yung naging kasama niya sa lahat ng naging problema niya sa buhay, sa lahat ng breakups niya, yun yung nasasandalan niya, yung best friend niya na yon. Tapos, parang dumating siya sa point na yung pinaka last breakup daw niya, parang yun yung pinaka malala and sobrang nasaktan siya. Tapos parang sabi daw niya nung friend niya, sabi nilang dalawa, bakit hindi na lang natin itry? Parang bakit hindi natin itry? Tayong dalawa lang, ganun. And feeling ko naman, ayun, tinry nila. And kung hindi ako nagkakamali, ang naalala ko, parang after 2 months, nag-break din sila nung friend niya for 9 years. And after nila mag-break, ayun, hindi na sila nagpapansinan hanggang ngayon. Hindi na sila nag-uusap, wala nang paramdaman, wala nang kamustahan. So, parang yung friendship niya for 9 years, parang nawala. So, yun yung story niya. Well, masakit siya actually, kasi parang, wala, ba't ako natatouch? Kasi naman tong kantang to eh. Ito lang masasabi ko, hindi naman maling magmahal. Well, ang pagmamahal naman talaga, hindi mali yan. Kasi normal yan sa tao, nararamdaman yan. And mahirap yan pag kinimkim mo. Kaya okay lang nasabihin mo, okay lang na ilabas mo, ganun. Siguro, oo, sayang yung 9 years na friendship. Pero kung iisipin mo, yung 2 months na naging kayo, ipagpapalit mo ba yung 9 years na friendship nyo? Ito lang sa akin ah. Ay, sorry. Ay, nawala. Oh my God. Nawala. Ayan. Ako, para sa akin lang naman to. Hindi naman sa sinasabi kong ito yung tama. Pero ito lang yung para sa akin.
siguro kung ako'y nasa estado na ganun, best friend mo for 9 years, and then naging kayo, tapos after nun, feeling ko, kung naka-move on na naman na kayo, bakit hindi nyo ibalik yung pagiging friends nyo, yung friendship nyo? Parang mali ata yung napindot. Para sa akin lang, yung 9 years na friendship, sobrang sayang nun. And kung kaya naman ibalik, bakit hindi? Kung naka-move on na naman na, kung wala nang ilangan, and feeling ko yung 2 months na naging kayo, parang ano na lang, good memories na lang sa inyo. Parang ganun. Hindi ko alam, ha. Wala pa kasi akong experience. Pero ito na lang, share ko na lang. Meron din akong friend nung high school na sobrang crush na crush ko talaga. Alam ng mga friends ko yan, then alam din ng SB19. Bata pa ako nun, high school. Sobrang crush na crush ko yun. Kasi ang galing na sumayaw, ganun. Tapos naging kagrupo ko rin sa sayaw, ganun. Pero naisip ko, parang, kung gusto ko talagang ituloy, I mean, kung gusto ko siya, parang ganun. Parang mas gusto ko nalang maging friends na lang kami, parang ganun. Ayun, kaya hindi ko tinuloy. Kasi parang, mas masaya na friend ko na lang siya. Pero hindi ko sinasabi na mali yung ginawa nila. Kasi, tulad nga nasabi ko, wala namang mali magmahal. Ang pinili ko lang talaga is natakot talaga ako na mawala yung friendship namin. Kasi sobrang close talaga kami nun. As in, sobrang close kami nun. Hanggang ngayon naman, nag-uusap pa rin kami and super close. Tsaka, may boyfriend na siya ngayon. And happy ako para sa kanya. Tsaka wala na yun. Feeling ko lang naman, puppy crush lang yun. Meron bang puppy crush? Ayan! Tama. Gusto ko sana sabihin yung name niya, pero sige, wag na lang. Kasi baka ayaw niyang ano. Pero, ayun. Yun yung story niya. And yun lang yung masasabi ko. Parang okay lang naman siguro. Kasi hindi naman masama magmahal, di ba? Like, pag mahal mo yung isang tao, nakakagawa tayo ng desisyon na hindi naman natin sigurado kung anong kakalabasan nun. Pero, ayun. Well, ang sa akin lang, sana maging okay din sila. Kasi feeling ko naman, naka-move on na naman na sila and tapos na ang lahat. Sana, di ba? Sana maging mag-friends. Kasi sayang talaga yung 9 years. Kasi di ba, biruin mo siya yung sandalan mo before sa lahat ng problema mo. Tapos parang, wala lang. Parang nasasayangan lang ako. Parang ganun. Ang sad naman, naiiyak ako. Ba't ako apektado? ayun, siguro, kayo din, kanbawa sa mga crush nyo, ganun. Okay lang naman na iparamdam nyo, sabihin nyo. Pero, sa ano, ewan ko, okay lang yun na iparamdam nyo. Basta, wag lang mag-expect ng balik, parang ganun. Tama ba ako, ate? Basta wag mag-expect ng balik. Kasi, kung ikaw naman sa sarili mo, alam mo na mahal mo siya and gusto mo lang ipakita yon, go lang, tama yon. Pakita mo lang sa kanya, pakita mo sa kanya na decidido ka sa kanya, ganun. Pero, huwag ka mag-expect ng balik. Kasi pag na-expect ka ng balik, yun yung mas masasaktan ka. Yun yung para sa akin. Yun lang naman. Yun, nice. So, ayun. Sana maging mag-friends ulit sila. Sorry. Sorry, hindi ko alam kung may sense ba yung mga nasasabi ko, pero ayun. Kung ano lang yung nararamdaman ko ngayon sinasabi ko, I know hindi tayo pare-parehas ng pananaw sa buhay, pero yun lang naman yung take ko doon. Sana wala kayong bad reaction, ganun. Yun lang yung sa tingin ko. Pero, ayun nga, sana maging okay pa rin sila, sana maging friends pa rin sila, okay? Okay, so, ayun, alam ko na medyo naitawid ko yun, tulad nga ng sabi ni Jeremy Rojas Zosimo, nice, naitawid. Naitawid. Yes, naitawid. Ako para sa akin, sobrang importante talaga ng friendship. Yun lang. Pero importante rin si crush. Pero mas mahalaga yung sasabihin ng parents mo. Pero ikaw yan, kaya it's your decision. Hi, kung ano na nasasabi ko. Okay. Mag-perform muna ako para sa inyong lahat, okay? Okay lang ba yun? Ay, walang sumagot. Mali yung napindot ko. Mag-perform ako, okay lang ba? Tama ba yun? Sige. okay, ito mag-perform. Nawala na naman. Diyos ko, day.
Hi, ayun. Okay, magpe-perform muna ako. Maghahandog ako ng isang song para dun sa story nila. Though hindi naman siya connected, feeling ko hindi siya connected, pero ayun. Etong song na perform ko tonight, ito yung first song na... Itong song na to, alam ko na... Na-spoil na kayo sa cover nito kasi naman si Ken, pinost pala ni Ken yun. Nagulat na lang ako, nasa IG story na niya. Sinabihan na lang ako na, uy, Stel, nasa IG story ka ni Ken. And then sabi ko, anong story? Pagtingin ko, ayun, yung video na nagpa-practice ako. Napakagaling talaga na ito ni Ken. Kaya love na love ko to si Ken eh. Napakagaling mag-spoil eh. Okay, so feeling ko naman nahulaan yun na. And the first song na ipaperform ko tonight is Thinking of You by Katy Perry. Ayan. Sana po magustuhan nyo. Yeah, let's go! Ay, mali. Haha. Okay, ready na ba? Compare us, sons are easily done once you've had a taste of perfection, like an apple hanging from a tree. I pick the ripest one. I still got the seed. You said move on. Where do I go? I guess second best is a
Ay, mali. Ako ba yan? Lagi na lang namamali ng pagpindot. Ano ba naman yan, Lester? Tek! Sa mga palak pa ka dyan, yes. Whew! Grabe yun, napaka ano, first song, ang taas agad. Grabe naman, napakapalaban naman na ito ni Estelle Bester, oh. Naririnig niyo pa ba ako? Napakapalaban naman talaga ni Estelle Bester, first song na first song. Talagang napakataas ka agad, yan. Pwede mong minum muna ng tubig? Inom muna ng tubig. Try natin na gano. Water ASMR. Parang hindi naman narinig. Parang wala nang nangyari. Ayan, ang dami kong naririnig na comments. Ay, hindi pala naririnig. Ang dami ko palang nababasang comments. Ang puro nababasa ko lang is, put your earphones and close your eyes while... Ay, hindi pala yun. Mali, mali, mali. Ang nabasa ko, ano yung put your hands in the air, everybody? Ano yun? Sabi, put your hands in the air, everybody. Ayun, yun yung nababasa ko. Ayan, sabi naman ni Yvonne... Sabi naman ni Yvonne Abejuela Tubino, Stel Ahero is like an angel who came back from heaven. Well, sana all angel! Sinig ko kung angel ako, ako talaga yung kusang binagsak sa lupa. Bumagsak una mukha. So, ayun. Dako na tayo sa ating second story, okay? Second story. Asa na ang ating paano dyan? Ang ating pa-sound. Okay, try natin. Ayan. Next story. Dear Papa Ster. So yung story niya is, sabi niya, tinanong niya muna ako parang, Kuya Stel, naniniwala ka ba sa first love? Parang ako napaisip ako. Parang, wow, napakaganda ng tanong. Naniniwala ka ba sa first love? Ako, oo, naniniwala ko sa first love. Naniniwala ko sa first love. And, ayun, pinasa ko ulit yung message niya. Sabi niya, siya daw kasi, meron siyang first love. First crush, syempre. And hanggang ngayon, may mga dumating na sa buhay niya na iba, pero hindi niya pa rin nalilimutan yung first love niya. And kahit nagkaroon na siya ng marami, ng iba pa, maraming dumating sa buhay niya, pero ayun, hindi niya pa rin makalimutan yung first love niya. And sabi niya sa huli, hanggang ngayon daw, kahit bumalik daw yon, kahit bumalik daw ulit yon sa kanya, and parang kung yung, di ko sure kung guy, hindi ko alam kung parang girl ata yung nag-ano nito, nag-share. So sabi niya, kung dadating daw yung time ngayon na parang kakausapin ulit siya noon nung first love niya, and gusto ulit bumalik sa kanya, tatanggapin niya daw ulit ng buong buo. Na ano ako na ayun, tumayo yung balahibo ko talaga. Parang, grabe naman yun. Sa bagay, first love, mahirap kalimutan. Ganun naman talaga, di ba? Di ba? Oh, nag-a-agree mga kasama ko dito. Pag first love talaga, mahirap kalimutan. And ayun nga, sabi niya, sa ngayon daw, kung dadating man yun ulit, kung babalik sa kanya, willing daw siya tanggapin ng buong buo. Grabe, no? First love. Well, oo, ako naniniwala ako sa first love talaga. Like, tulad nga ng sabi ni Misha Nase. Wow! Misha Nase. Kapatid mo ba, Sejun? Sabi ni Misha Nase, first love never dies, but great love is eternal. Wow! Grabe, ang dami kong natututunan sa inyo, actually. Actually, natutuwa ako pagka nakakabasa ako ng mga comments niyo, mga tweets niyo, mga ganito, mga malalalim na usapan. Ah, ito lang. Actually, ako talaga, hindi ako sanay sa deep talks. Like, oo, nakikipag-usap ako sa mga tao, pero paisa-isa lang, doon ako nag-share sa isang tao. Parang, ano, doon ko lang, sa kanya lang ako nag-share, depende kung kanino ko gusto, pero hindi gusto nila lahat, gusto ko isa-isa lang, ayun. Tsaka, ayun, mahina ako sa mga gantong usapan, yung seryoso, pero ngayon, tinatry ko. And natutuwa ako pag may mga natutunan, may nalalaman akong bago. Kaya maraming salamat, kasi dami ko rin natututunan sa inyo, actually. Kasi,
my God, ilang taon na ba ako? Tapos ngayon lang ako ngayon ko lang natututunan yung mga ibang bagay. Kaya ayun, tulad nga ng sabi ni Misha Nase, first love never dies, but great love is eternal. Wow. Tatandaan ko yun sa isip ko and sa puso ko. So ayun, tungkol, balik naman tayo dun sa story. Feeling ko naman, walang masama kung ituloy nyo kung babalik, di ba? Wala nang masama dun. Kung mahal niya pa yung isa't isa, and kung, di ba, kung bibigyan niya ng chance yung isa't isa, why not, di ba? Sobrang saya lang feeling ko nung ganun, yung parang first love mo, tapos biglang magugulat ka na lang, kakatok sa pinto mo, tapos papakilala ulit sa'yo, tapos parang ganun. Ay, nakakatuwa naman makabasa ng mga ganitong story. Sana all binabalikan. Ayun. Sana rin kung babalik siya, maging happy kayo. Kasi yun naman ang kailangan ng earth, ng mundo ngayon. Happiness. Kailangan ng lahat ng tao yan. So, ayun. Masaya ako pag nagkatuluyan ulit kayo. Pag naging kayo, ako yung magiging number one supporter niyo. Tandaan niyo yan. So ayun, basa pa tayo. So ang dami ko talaga nababasa. Ito may nabasa rin ako kahapon na. Ito, sabi ni Sky X Cleo. Sabi niya, "Stel, kung ikaw, sino pipiliin mo? Mas mahal mo o mas mahal ka? Dati kasi mas pinili ko ang taong mas mahal ako, nasaktan lang ako. Ngayon, mas mahal na ako and I'm happy that he lets me do the things I love and I want. Pag mas mahal mo kasi, nandun takot, baka iwan ka." Well, ito yung tanong na, yun yung tanong na actually mahirap sagutin. Sino pipiliin mo, mahal mo o mahal ako? Ito naman yung para sa akin. Kung ako tatanungin yun yan, feeling ko, pipiliin ko, syempre yung mahal ko. Wala nang isip-isip pa. Kasi, pag mahal mo yung isang tao, syempre nandun na yung gagawin mo yung lahat. Papakita mo sa kanya na willing kang gawin ang lahat para lang mapakita mo sa kanya na sobrang seryoso ka sa kanya. Ganun. And, mas pipiliin mo yung taong mahal mo kasi andun yung kilig. Parang inspired ka palagi and excited kang makita siya araw-araw. Iba yung nararamdaman mo pag nakita siya, pag kausap mo siya, sobrang saya mo, ganun. Tsaka pag yung taong mahal mo kasi, talaga mag-e-effort ka ng sobra-sobra. Ang dami yung maiisip na bagay para lang mapakita mo sa kanya na desidido ka talaga sa kanya, ganun. Kaya ko pinili yon nung mas mahal ko kasi tulad nga ng nasabi ko dati, 'di ba? Pag mahal mo, papaglaban mo talaga. Ba't parang ang seryoso bigla ng usapan? Ba't parang ano na to? Ba't parang naging ano na talaga to? Ano? Love guru? Oh my God, nagalaw ko na naman. Sorry. Nagalaw ko, sorry. Ayun. So, kaya ako pinili yung mahal ako. Ay, kaya ako pinili yung mahal ko. Siyempre, di ba? Mag-effort ako para sa'yo. Gagawin ko lahat para sa'yo. Kung mahal kita, mahal kita. Gagawin ko talaga lahat. Like, mag-effort ako para mapakita ko sa'yo na desidido ko sa'yo. Kung hindi mo ako gusto, kung hindi mo tatanggapin, kung hindi mo ako ika-crushback, wow, crushback. Kung hindi mo ako ika-crushback, okay lang naman, wala akong problema dun. Ang mahalaga, napakita ko sa'yo na kaya akong gawin lahat para sa'yo, parang ganun. Napakita ko sa'yo na sobrang, alam mo yun, nandito ako para sa'yo palagi. Like, sasamahan kita sa lahat, parang sa problema, sa happiness mo, lagi ako nandito para sa'yo. Yun. Pero, ang natutunan ko kasi sa ganun, ang pinakamahalaga kasi dyan is magtira ka para sa sarili mo. Huwag mo bibigay lahat. Siyempre, pag mahal mo, gusto mo talaga magpakitang gilas, di ba? Kaya gagawin mo lahat. Pero, huwag mo kakalimutan yung sarili mo. Kasi pag binigay mo talaga yung lahat, ay, Diyos ko day, wala na talagang matitira sa'yo. Doon ka mas lalong malulungkot kasi binigay mo na nga yung lahat tapos nag-expect ka pa ng balik tapos hindi nasuklian or hindi naabot yung expectation mo na balik sa'yo, yun yung lalong mas masakit. Kaya kung ako sa inyo, kung mag-effort kayo sa mga crush nyo, go lang, walang masama. Kung meron kayong crush, okay lang, gawin yung inspiration, maging happy kayo,
sa buhay nyo, sa buhay niya, and okay lang na, okay lang kung hindi kayo tatanggapin, okay lang kung hindi kayo i-crush back. Diba? That's life. Tuloy lang. Diba? Hindi mo naman control ang buhay ng tao. Hindi mo rin naman control yung emosyon nila. Diba? So, para mas mapadali ang buhay ng lahat, kung may crush ka, enjoy mo lang. Enjoy mo lang. Gawin mo siyang ano, inspiration, ganun. Dapat happy ka lang palagi, ganun. So, yun lang naman yun sa akin. Ayun, sana may napulot kayo. Kahit wala naman akong ano. Hi, nako, still bester naman talaga. So, I think, naka-move on na tayo sa story na yun. Sana may napulot talaga kayo. Kaya naman, mag-move on na muna tayo. Sorry. Mag-move on na muna tayo. So, dito ako para handugan ulit kayo ng isang song. Sana hindi kayo nagsasawa, no, sa mga dinadaldal ko at sa mga pinagagawa ko dito. Sana hindi kayo na ano, nagsasawa. Oh my god, 9:53 na. Puro pala ako daldal, konti pa lang gagawa ko. Ah, sige. Try ko mag-perform ng 2 songs diretso. Try natin. Okay? So yung song naman na next ko ipa-perform, ito kanta to ni ano, ni Sir Inigo Pascual. Itong song na to, ano, kinakanta na namin to noon. Alam to ni Sejun, alam ni Josh. Kinakanta namin to ng training namin dati. Extension. Sana magustuhan nyo. Let's go. Tatlong taon, apat na buwan, tayong magkasama, ikaw at ako, tayo noon. Ngunit ngayon'y wala na, nanais mo pa sanang magbaka sakaling ibalik ang init ng yakap at halik. Ngunit merong mga pangyayari na hindi na maaari. Ikaw ang bumitaw sa kamay kong hawak mo na mahigpit. Nawala ang kapit at masakit, alalahanin ang di na mabalik. Ako'y nangamba na biglang gusto mo pa. Tanggap ko na na tayo ay wala na. Tanggapin mo na rin na hindi ka para sakin. Iba na lang, wag na ako. Dahil alam ko nang tayo'y wala nang babalikan. Itigil na ang ilusyon. Sayang lang ang oras at ang panahon. Talikta na ang magulong sitwasyon. Ang masaktan ka ay hindi intensyon. Kung nabunot man ang saksakan ng pag-ibig na nagbunga ng maling desisyon. Ito ang leksyon sa aking bagong misyon. Kapag nandyan si X, siguradong may tensyon. Yeah. Woo, pag nandyan daw si X, let's go. Labis-labis akong nabahala. Nang ako ay meron ng iba, ikaw, laging ikaw ang kontra sa eksen na nanalig ka pa rin. Hanapin ang wakas na damdamin na alam mong di na sa atin. Wala nang babalikan, itigil na ang ilusyon. Sayang lang ang oras at ang panahon. Taligda na ang magulong sitwasyon. Ang masaktan ka ay hindi intensyon. Kung nabunot man ang saksakan ng pag-ibig na nagbunga ng maling desisyon. Ito ang leksyon sa ating bagong misyon. Kapag nandyan si X, siguradong may tensyon. Hey, thank you so much everyone. So, dako na tayo sa aking second song. Kasi feeling ko, ang dami ko nang nagagawa masyado. Feeling ko, ang dami ko nang nasasabi. Itong song na to, ayun, may sinabi sa akin. Yes. So, dahil late daw po ako nag-start. Dahil sa technical problems. Pwede po ako mag-extend hanggang
10:30. Yan, maraming salamat po kasi gusto ko pa po makipag-usap talaga. Kasi ang dami ko pong ang dami ko pong hinanda para sa 18 kasi na-miss ko talaga makipag-usap sa kanila. Grabe. So, binabasa ko muna yung tweets nila. Natatawa daw sila sa lyrics ng song kasi pag nandyan daw yung ex, siguradong may tension daw. Well, totoo naman. Bakit? Hindi ba? Pag nakita niyo yung ex niyo, di ba? Nanginginig na yung buong kalamnan niyo kasi hindi niyo alam paano kayo may kipag-interact, paano kayo kikilos, iiwas ba kayo, ganun. Di ba? Ano? Oh, nagre-react yung mga kasama ko dito. Ayun, binabasa ko yung mga comment. Ayan, dahil daw kananta ko ay extension, pwede daw bang pa-extend? Loh, ba't ganyan itawa ko? Ay guys, meron pala akong newly discovered talent. Kaya ko na yung mataas na ganun. Tingnan nyo. Dolphin ata. Ayun. Di ko alam anong tawag doon, pero yun, nagagawa ko siya. So, ang sabi pa nila, inaabangan ko yung rap part. Actually hindi dapat ako mag-rap eh. Natutula ako sa part na yun. Kasi, hindi ko kaya yung rap part. Tsaka hindi ko siya na-practice. Tsaka, feeling ko ang haba na ng mga sinasabi ko. Eh, ba't ba ako nagsasalita? Sabi ko may next song pa ako eh. Itong next song ko naman na to, alam kong, ay, nawala na naman. Okay. Itong next song ko, alam kong, dami nagre-request na itong kantahin ko. Kaya ito, pagbibigyan ko na kayo, syempre, sino ba naman kayo para tanggihan ko? Syempre, mahal na mahal ko kayo eh. Alam naman na hindi ko to gawin. Magtatampo na naman kayo sa akin. Papasuyo na naman kayo. Ako naman tong si ano, pag may nagtampo, suyo agad. Syempre, ayaw ko nagtatampo kayo, kaya susuyuin ko kagad kayo. Kaya ito na, huwag natin patagalin pa. Ito yung nire-request nyo. Let's go. Hey. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah. I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause you're amazing, just the way you are. Hey, woohoo! Ay, mali! Ano ba yan? Yay! Grabe. Sana nagustuhan niyo po yun. Sana nagustuhan niyo. Yay! Grabe, pinractice ko po itong song na to talaga para sa inyo kasi alam kong gustong gusto nyo itong song na to and daming nagre-request na gawin ko to. Nakakatuwa. Okay. So, mag-story pa muna ako? Sige, bago tayo mag-last story, magbabasa muna tayo ng mga comments sa Facebook. Okay? So, sabi dito ni Crystal, Costel, you're amazing just the way you are. Wow, thank you so much. Thank you so much, Crystal. Ay, papakita ko pala muna yung laman ng bag ko. Ay, hindi niya pala makikita. Makikita niya sa video version na. So, meron po akong suot na fanny pack kay Ken Puter. Feeling ko naman okay lang. Ken, boy, ginamit ko yung fanny pack mo. Thank you. So, ito yung laman ng bag ko. Lalang. Rose na rin.